Pakakalaya na ang negosyanteng si Cedric Lee, Zimmer at modelong si Deniece Cornejo. Pinagbigyan po ng hukuman ang petition for bail ng tatlo para sa kasong serious illegal detention na isinampa ng TV host na si Vhong Navarro. At live mula sa Taguig, nagpapatrol si J. Ruiz J. Kailan lumabas yung desisyon ng hukuman at magkano ang piyansa ng tatlo, J? Ted, ngayong hapon lang nakakuha ng kampo ni Cedric Lee at ni Deniece Cornejo ang desisyon ni Paz Esperanza Cortez na pinapayagan na sila makapagpiyansa sa kasong serious illegal detention. Pero lumalabas na napirmahan pa lang resolusyon noong pang September 12. Sa ibinabang resolusyon ni Judge Cortez ng Taguig RTC Branch 271, sinabi ng korte na bigo ang prosekusyon na magbigay ng malakas na ebidensya na magkaroon ng serious illegal detention noong gabing binugbog ng grupo ni Cedric si Vhong. Kaya naging pabor ang desisyon ng West sa motion for bail na Cedric Lee, Zimmer at Deniece Cornejo. Pinagbabayad ng tig 500,000 pisong bail bond ng tatlo para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Nagpasalamat ang abogado ni Cedric Lee sa desisyon ng korte. Malaking hakbang daw ito sa sinasabi nila mula sa umpisa na inosente ang kanilang mga kliyente sa mga kasong isinampal laban sa kanila. Tuwang-tuwa din ang lola ni Deniece na si Lola Polly Cornejo nang makakuha ng desisyon ni Judge Cortez. Matapos daw kasi ang 6 na buwang pagkakakulong, makakalaya na ang kanyang apo na si Deniece sa CIDG Detention Center. Samantalang abogado naman ni Vhong Navarro na si Attorney Malyonga na shock sa desisyon ng korte. Pakuha pa lang umano sila ng kopya ng resolusyon para malaman ang batayan ng judge sa pagpapayag sa bail ng tatlong akusado. Ayon pa kay Malyonga, kakwestiyon nila ang resolusyon ni Judge Cortez. Ted, inaasahan bukas o sa mga susunod na araw? Sobrang saya. Oo. Kasi nabigyan ng katarungan. At maraming salamat sa judiciary. Patas ang laban dito. Araw-araw na dinadala mo siya sa detention cell. Makikita mo yung kanyang sitwasyon na hindi naman niya pinagdaanan yung since maliit siya. Talagang napakahirap. Sinabi na namin na medyo mahina. Pinilit lang ito ng DOJ. Ano ba, nirampa lang talaga na may pasok na para makulong itong mga accused. Ted, inaasahan na bukas o sa mga susunod na araw ay makakalaya na si Cedric, Zimmer at si Deniece kapag nakapagbayad na sila ng piyansa at kapag naayos ng iba pang mga dokumento. Pero sa kabila ng kanilang pagpiyansa ay itutuloy pa rin ang pagdinig sa kasong serious illegal detention at 2 pang kaso ng perjury at grave coercion. Ted? Jay, kailan ang susunod na hearing ng kaso katapos makapagpiyansa ng mga akusado? Ted, hawak natin, kukuha pa lang natin ng kopya ng resolusyon at wala pa tayong nababasa kung kailan ang susunod na magiging hearing ng kaso. Pero ayon kay Attorney Malyonga, ay una nilang hakbang ay question nila agad ang naging pagpayag o desisyon ni Judge Cortez. Samantala, ang kampo naman ng kampo ni Cedric Lee ay nagdidiwang na ngayon at bukas na bukas daw ay magbabayad na sila ng piyansa at aayusin na ang iba pang mga dokumento katulad ng mga ibang clearances na mga photographs na kinakailangan ng korte. Ted? Maraming salamat, J. Ruiz, mula sa Taguig City.